Hello guys, kumusta kayo mga ka-RM? Kung bago ka pa lamang sa mundo ng pag-YouTube katulad ko, ay kailangan mong mapanood ang video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano makuha ang requirements ni YouTube para ma-monetize ang iyong YouTube channel. Ang 1,000 subscriber at 4,000 watch hours sa loob ng isang taon. Ang 1,000 subscriber ay madali lamang makuha, pero ang 4,000 watch hour mukhang mahirap ata. Kahit sabihin natin sa loob ng isang taon. Sa videong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano makuha ang 4,000 watch hour sa loob lamang ng 10 araw. Kailangan lang natin ng mga gamit tulad ng laptop, kaya naman personal computer, at syempre internet connection. Stay tuned lang mga ka-RM, dahil sa susunod nating upload ay ituturo ko ito kung paano naman gawin sa cellphone lamang ang gamit. Umpisa na natin mga ka-RM. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga gantong video. Unang gagawin natin, open lang tayo ng browser. So ako kay Chrome ako guys, then search natin youtube.com. Pagkatapos natin ma-search sa YouTube, click natin dito guys sa search box yung YouTube channel. Search natin yung YouTube channel mo guys. Tapos, pag na-search mo na yung YouTube channel mo, click mo yung YouTube channel mo, then click mo yung videos. Tapos, i-play all mo siya, guys. Pwede namang playlist. Kung playlist lang yung gusto mong i-play all. So, depende sa inyo yung guys. So, ako kay videos para ma-play all ko lahat ng video sa YouTube channel na yan. Tapos, pagkatapos nyan, click mo lang yung link, then copy mo, add tab, tsaka paste ka dun. So, gumawa ka ng 10 tab dito, guys. Para mas madami yung nagpi-play. Ganyan. So, ginagawa ko dyan guys, Ctrl T para doon sa add tab. Then, Ctrl V para ma-paste yung link na kinapi natin kanina. So, gawa ka lang yan guys ng 10. Bilangin na lang natin na hanggang 10 siya guys. Basta gawin nyo hanggang 10. Tapos, pag okay na guys, so balikan natin yung video. Tapos click mo yung settings guys. Then click mo yung quality. Lagay natin sa 144p. So sa lahat ng video guys, i-apply nyo yung ganito guys. So bakit? Kasi yung 144p guys, ito na ata yung pinaka lowest video resolution ni YouTube. So ibig sabihin, pag mababa yung resolution, is kayang kaya i-play kahit medyo mabagal ang ating internet connection. So gawin natin to guys sa lahat ng video. Sa 10 na yan guys. Isa-isayin lang natin. Para hindi siya mag-loading guys. Kasi kahit iwanan nyo yung laptop nyo guys, is nagpi-play pa rin siya. Pagtapos mo ng 10, mag-open ka ulit ng bagong window dito pa rin kay Chrome. Tapos, incognito mode mo lang siya guys. So, eto na. Pag andito ka na ulit, click mo ulit yung channel mo na kailangan ng watch hours. Tapos, gayahin mo lang ulit yung ginawa natin doon sa umpisa. So, videos, tapos play all. Ganun pa rin. Tapos, copy mo lang ulit yung link. Tapos add tab ka, then paste mo ulit. Gawa ka ulit dito guys ng 10 tab. Ganun pa rin yung gagawin mo dito guys dun sa una na ginawa natin kanina. Thank you.
Pagtapos mo pang i-apply dito sa lahat ng video, yung 144p na video resolution ni YouTube, is pwede mo po siyang i-click or i-check lahat kung nagpi-play ba yung 20 na tab na in-open natin. So, pag nakita mo naman na okay, ayan, makikita naman natin na nagpi-play lahat. So, bali 20 yung gumagana ng tab dito. So, pwede ka pang magdagdag ng another 40 kung gugustuhin mo, guys. Ang gagawin mo lang, gumawa ka ng madaming Google account para madami kang YouTube account. So, pwede kang mag-open ng ibang browser katulad ng Microsoft Edge. Tapos, mag-sign in ka ng ibang Google account mo or YouTube account mo. Tapos, pwede kang mag-open ulit ng ibang browser katulad ng Internet Explorer. Tapos, mag-sign in ka ulit ng ibang YouTube account. Ganun lang po ang gagawin mo para magkaroon ka ng 60 Windows tabs bawat isang araw na pagpi-play mo. So, halimbawa ngayong araw, tapos ka na. So, kinabukasan magpi-play ka ulit. Bali, ang gagawin mo, bago ka mag-play, click mo tong account mo, yung YouTube account. Pwede mo siyang i-sign out. So, pag madami ka naman talaga ng YouTube account, pwede mo siyang i-click, tapos mag-switch account ka na lang. Pero pag yan pa rin yung gusto mong gamitin, click mo itong tatlong guhit sa left side. Ayan. Tapos, click mo yung history. So, pag andito ka na sa history, ayan, nasa history na tayo. So, close lang natin tong video. Ayan, nasa watch history tayo kung mapapansin nyo. So, click mo tong manage all history. Pagka-click mo ng manage all history, ayan, click mo tong delete, filter by date dapat. Tapos, click mo yung all time. Tapos, confirm mo lang. Click, delete mo ulit. So, pag na-click, delete mo na, ayan, na-delete na lahat ng watch history mo. So, back to zero ka na ulit yung watch history mo. Pwede ka na ulit mag-play all. Ganun lang po kadali yung gagawin natin. Sundan lang po natin ng maayos. Explain natin ng maayos. Dapat sa unang 10 araw mo sa pag-YouTube ay mag-upload ka ng mag-upload ng mga video. Mas maganda kung makakapag-upload ka ng 24 videos sa loob ng 10 araw. At dapat, ang 24 videos na ito ay merong 10 minutes long bawat video. Kasi 24 videos times 10 minutes long, magkakaroon ka ng 240 minutes. Ito yung total ng minutes ng in-upload mo na video sa loob ng 10 araw. So, 240 minutes. Divide naman natin sa 60 minutes. Meron ka namang 4 hours. Ito naman yung total hours na in-upload mo na video sa loob ng 10 araw. So, 4 hours na pag-play mo, magdagdag ka pa ng another 3 hours. Tapos times mo sa 60 Windows tabs, magkakaroon ka ng 420 hours per day. Ito yung watch hour na makukuha mo sa loob lamang ng isang araw. Napakalaki na po nito. So ano nga ba ang 60 Windows tabs? Ang 60 Windows tabs ay ito. Yung 10 inopen natin. Bali 20 nga kasi meron pa sa incognito. So paano naging 60? Sabi ko nga sa inyo, mag-open ulit kayo sa mga browser katulad na ito ng another 20 at another 20 para magkaroon ka ng total na 60 Windows tabs. So, pag nakuha mo na yon, meron kang 420 hours per day times 10 days, meron kang 4,200 watch hours. So, nakuha mo na ang 4K watch hours. So, ayun nga mga ka-RM. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button, pati na din ang notification bell para kayo ang unang manotify sa mga susunod nating video. Huwag mo rin kalimutan i-click ang like at share para malaman ko naman kung nagustuhan mo nga ang ating video. Huwag din kayo magdalawang isip na magbigay ng komento o suggestion sa mga gusto nyong mapanood o ipasaliksik pa sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa panonood mga ka-RM.